Ano talaga yung pinakadahilan bakit ka umalis ng biglaan nung Sabado po? Ganito yan. Kasi nakatanggap ko ng impormasyon na na-track na yung location ko. Ang sa akin is, ayaw ko din na may mga makulat nila damage, mga inosente madamay. Kasi alam ko talaga ang impormasyon is patatay na doon. And then, pangalawa noon is, talagang tinaya ko na ang buhay ko ng pag-alas ko. Alam ko naman na kahit wala akong home departure order, hindi kaya akong pigilan ang immigration. So, tinaya ko na lang. Kasi wala na rin akong mapuntahan. Is, yung nga na-hold ako is, nagdasal na lang. Kasi yun din sinabi ni Senator Lacson, kasama mo na raw po yung pamilya mo dito. Will you confirm that? Yes, may mga mahal ako sa buhay na kasama. Kasi hindi din pwede silang iwanan. Papatayin din sila. And sinugal ko na lahat. Kasi hindi nang mangyari. Kung patuloy akong nagtago doon sa safe house, niligtahan namin. So, maraming madamay. So, talagang sumugal na ako na magtungo dito. Eh, sa awa ng Diyos, naintindihan pa siguro din ako ng mag-immigration na wala naman akong kaso. In fact, wala nga silang tinanong sa akin. Yung sabi ko lang nila is, may i-check, may tawagan na sila. Then, yung 15 minutes, yung sinabi na sa akin na pasensya na po. Sabi ko, naintindihan ko naman. Wala naman talaga akong kaso. Sir, April 22 daw po kayo babalik sa Pilipinas? Babalik nga po ba kayo ng April 22? Depende. Kasi una-una, nung pag-alis ko is, para sa akin, isa yung karapatan ko bilang isang mayan. At saka wala naman akong kung departure order. Pero na-hold pa rin ako doon sa immigration. And siguro, pag balik ko, is, konsulta ko siguro sa mga lawyer ko. Paano nararapat gawin. Kasi una-una, ang purpose talaga ng pag-alis ko dahil imminent yung threat sa buhay ko. Sir, anong klaseng, as in death threat? May nakuha kayong death threat or direkto ba? Yes, may mag, sabi po sa akin na talaga may mga nag-track na sa location ko.